Yan ang ano, ito yung angle. Chest. Check. Check po, check po. Yung mga ka-DDS, andito po ako ngayon sa hulaan nyo kung anong hotel. Napaka-opulent sa Novotel. Yan, dahil may show po Moha Girls dito. Ay, nako. Ano bang balita po, no? Pag-usapan natin si De Lima, no? Si De Lima po ay nag-world tour, o, di ba? Nakatanggap nga siya ng isang award from a magazine called Foreign Policy. At ang award niya ay yung for standing up against an extremist president. Diba? Sabi nga dito sa CNN Philippines, De Lima recognized as Foreign Policy Global Thinker 2016 for standing up to Duterte. Tapos, nakita ko po sa page ni Ms. Sas Rogando Sasot na may interview itong si De Lima sa isang international media. At ano bang sinabi niya, no? Na she fears for her life. Na baka ipapatay daw siya. Basahin ko, tingnan ko. Eto. Oh. May international media interview siya. Ang sabi niya sa telebisyon, I fear for my life going against Duterte. Ano? Masyado na itong ginagawa ni De Lima. Hindi na ito gawain ng matinong tao eh. Anti-Filipino na ito eh. Sinisiraan niya na yung buong bansa. Sinisiraan niya tayo. Tayo mga Pilipino. Sa kanyang pagpunta sa ibang bansa at pagpapa-interview sa mga international media. Hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Kaya kailangan ano, umaksyon na tayo. Umaksyon na po tayo dahil itong si Senator Laila De Lima na may hinaharap na kaso patungkol sa illegal drug trade ay nakakatanggap pa ng award from the international community. Katulad nga itong foreign policy, di ba? Na global thinker daw si De Lima. Bakit ba nakakalabas pa to ng bansa, ano? Sa dami ng mga kasong kinaharap niya. Bakit nakakaronda pa to sa ibang bayan? Wow! Tapos sasabihin niya na si Duterte ay isang extremist na presidente o radical o napakahigpit. Saan ka nakakita ng ganun eh? Itong ang si De Lima eh, na maraming kaso, nakakalibot pa ng ibang bansa. Oh, sabi ni Rico De Sena, that award was given by a personal of Yellow Loida Lewis. Oh, sabi ni Baby Lou De La Cruz, mag-rally na para maalis na yung demonyo na yan. Oh, sabi ni Jovairen Kima Serapio, grab na siya nung award kasi malapit na siyang makulong. Oh, tanong ni Lemuel Dinsag, so ano gawin natin, Miss Mocha? Eto na ang gagawin natin. Unang hakbang, nakipag-meeting po tayo kay Soljen Kalida. Si Soljen Kalida ang tagapagtanggol ng Pangulo at ng Republika ng Pilipinas. Tagapagtanggol ng mga Pilipino. Nababagalan na po kasi tayo sa pag-usad ng kaso, ha? Sa DOJ laban kay De Lima. Ang gagawin natin, unang-una sa Monday, magpapapresscon si Soljen Kalida. Okay, magsasalita na siya kung ano yung mga hakbang na gagawin. Pasabog po yan mga ka-DDS sa Monday. Papakita ko. Hindi ko pa pagkain to, ha.
pakita ko lang po ng napaka-opulent na hamburger. Hamburger with salad, ah, at saka meron pang bacon. Hindi ko po ito pagkain, pagkain lang po ng manager ko to. Andito po kami sa opulent na hotel, sa Novo Hotel. At kumakain ng opulent na hamburger. So ito nga mga kadides, ang tanong nga, anong gagawin natin? Yun na nga, Monday, abangan natin ang press ko ni Sol Jen Calida. Kung ano na ba ang susunod na hakbang? Dahil naiinip na rin po siya eh. Naiinip na nga tayo. Na bakit nakakalabas pa itong si Deliwa na ito na mas matapang pa sa batas? Kailangan makita na po natin ang kamay na bakal ng ating Pangulo. Pangalawa, mga ka-TDS, ito na inaantay nyo, di ba? Gusto nyo mag-rally. Oh. Noong una, sabi ko, hindi pa panahon. Pero ngayon, mga ka-TDS, panahon na eh. Dahil itong si anti-Filipino de Lima, ha? Romoronda sa iba't ibang bansa, tumatanggap ng mga international award at sinisiraan, hindi lang si Pangulong Duterte, sinisiraan na ang lahat ng Pilipino, sinisiraan na ang buong Pilipinas. E di, kasi nga, hindi na makaporma itong mga dilaw dito eh, sa bansa natin dahil nasusuka na tayo sa kanila. O, anong ginagawa nila ngayon? Pumuporma sa ibang bansa. Ang tawag doon, backdoor. Backdoor attack. Doon sila pupunta para siraan ang imahe ni Pangulong Duterte, siraan ang buong Pilipinas, sa mga Pilipino sa ibang bansa. E, puro headline nga ng mga international media eh, napaka sasama. Puro kasinungalingan, negatibo, patungkol sa ating bayan. O ito na nga, tanong nga po ng ating ka-DDS, ha? Ano na ngayon ang gagawin natin? Una, Monday, may press con si Sol Jen Calida. Pangalawa, December 20. Ito na inaantay nyo. Magra-rally na tayo. Well, hindi naman talaga siya rally. Kasi peaceful vigil ito, ha? Mag-vigil tayo sa harap ng DOJ. Okay? Sa mga gustong pumunta, magkita tayo doon. At inaanyayahan ko po yung mga ka-DDS natin, mga kababayan natin sa ibang bansa na makisabay po sa vigil kahit sa inyong sariling tahanan dyan kung saang bansa man kayo. Ay, kailangan po kasi ibalik yung focus eh. Ang problema ng bayan natin, narco state na tayo, ibig sabihin ang droga ay mismong mga barangay official, barangay captain, mayor, general, mga kapulisan, hanggang mga senador, sila ang mga protector ng drug lords. At karamihan sa kanila, mga drug pusher din. Ganun na ibig sabihin ng narco state, yung ating mga politiko, ha, mga official puno ng gobyerno, ay sila mismo ang nagpapangudgod ng droga sa pamamayan. Okay? Ibalik natin yung focus natin doon. Kailangang mawala yung droga. Kailangang supuin yung mga protector ng drug lords. Supuin yung mga pusher. Eh, para malihis yung usapan sa droga, itong mga Commission on Human Rights kuno at saka itong si Senator De Lima, ipinapaingay yung sinasabing EJK, alleged EJK. Na hindi naman nangyayari sa ating bayan. Sabi nga sa akin ng international media kahapon, there's so many people dying, the killings. 5,000 people dead because of the war on drugs. So sabi ko sa kanya, sabi ko dun sa Italian TV interviewer, it is unfair to blame all the killings on the president. Maaaring ang nagpapatayan ay yung mga drug lords, sila mismo, mga sindikato. At sinabi ni Pangulong Duterte, sa simula't sa poll, he is against EJK. He believes in due process. Because he is a lawyer, he knows the law. At kung merong mang nangyaring EJK, magsampa ng kaso. Ang mahirap kasi EJK, puro chismis. Sinabi ko yun doon sa Italian interviewer eh. Sabi niya, but all these killings, all the EJK, sabi sa akin, ma'am, the problem here, it's all hearsay. People say this, people say that. But where's your evidence? Tapos sabi ng interviewer, yes, you are right, sabi nga. Anyway, balik po tayo sa gagawin natin para kontrahin itong anti-Filipino na si De Lima.
Ano pong suggestion niyo mga ka-DDS? Basta ito, abangan niyo yung December 19 press con ni Soljan Galida. December 20 vigil sa harap ng DOJ para kalampagin natin, bulubugin natin ang DOJ kung bakit napakabagal ng pag-usad ng kaso laban kay Dilima patungkol sa illegal drug trade. Bongski Sayer, sabi niya, sabihin mo Moka, it's no problem. They are all drug pushers. They die every day. Oh, sabi ni Ronald and Ron Enterina, dapat dyan kay Dilima ulit sunin at pagkatapos ipakain sa mga dilawan. Dearly sweetie, bakit di sila magtanong sa mismong mamamayan na Pilipino? Puro sila presko, mapapamura talaga ako. Yun ang nga pa mga ka-DDS. Ngayon talaga yung panahon na lalaban na dapat tayo. Mag-vigil, yun, peaceful vigil muna dun sa harap ng DOJ. Pakita natin na si Dilima eh isang masamang tao. Diba? At bakit binibigyan nyo ng award? Tapos eto siya, nasa ibang bansa, sinisiraan tayo. Wow! Grabe ka na, ma'am! Ay! Hello po kay Merly Sambalidad Betonta from the UK. Oh, sabi ni Oni de la Cruz Paiba, madaliin na ang warrant of arrest para umusad na ang gobyerno. Sabi ni Dids Garcesa, dapat siyang kay Dilima buhusan ng muriatic acid. Ano kaya magandang i-hashtag mga ka-DDS, no? Para kay, ay nako, nakikita ko pala yung mukha ni Ma'am Dilima, nakakainis, grabe. Napaka-ipokrito, napaka-sinungaling mo ma'am, mother of all lies. Grabe, ay nako, ito oh, tinitignan ko mga ka-DDS, parang hindi ko na matik. Kailangan umaksyon na po tayo, magingay na tayo, kalampagin na natin ng DOJ, ha? Mag-vigil na tayo sa harap ng DOJ. I-update ko po kayo kung anong oras, kung saan mismo doon, at tumutok December 19, pag-uusapan natin. Ito oh, ito siya oh, saan ba? Ayan oh, interview yan ni Ma'am Dilima, ha? Sabi, according to Dilima, itong sagot niya, I fear for my life going against Duterte. Wow. Ikaw pang natatakot. Parang wala ka nang kinakatakutan, ma'am. Kahit demonyo, parang napapasunod mo na eh. Mag-klase ka talaga. Sabi ni Yudes Arig, kailan po ma'am sasama ako ma'am? December 20. Vigil sa harap ko ng DOJ. Sabturia Unding Dais. Masarap talaga bitayan yan. Si Dilima eh. Oo nga eh. Kailan baka hindi tumalab yung lubid, matigas yung mukha, pati yung leeg matigas din. Di, ay, ano ba? Hanging ba to? Sabi ni Lyra Gonzalez, everyone is waiting. That will be her historic arrest. Gigil na tayong lahat for that. Ito yung mga ka-DDS. Ano kasi, masyado na pong hindi maganda yung ginagawa niya. Lumabas na ng ibang bansa, pumunta na ng ibang bansa. At sinisiraan, hindi lang si Pangulong Duterte, kundi pati tayong mga Pilipino. Kaya, anti-Filipino si Dilima. Sabi ni Silver Mayola call what time sa December 20? Aalamin ko pa po. Pero ano yun? Sisimula siguro ng gabi. Aalamin po natin yan mga ka-DDS. Formal announcement on Monday. Daming nanggigigil ng mga comments oh. Sabi ni Del Atienza, Dilima is a traitor to the country. Ito po yan. Sabi ni Ning Tuboro, paano po kung di na bumalik mag-apply ng political asylum? Asus, di po. Babalik yan dito. Ang dami niyang mga lovers eh.
Ibig ko sabihin, babalik yan dito mga kapatid, mga kadidiyas, kasi ganyan kakapal ang mukha ni De Lima. Mas matapang pa sa batas. Kaya hindi na nga po pwede yun, hindi tayo papayag na gano'n. Kaya sabi nga ni Soljen, kailangan umaksyon na tayo. At si Soljen, kakampi natin yan. Soljen Kalida, kakampi yan ng tao, kakampi yan ng Pangulo. Ay! Nang gagalaiti yung mga comments, oh. Si Ugay Clans Ugay Olasema. Naku, galit na galit. Sabi ni Aye Pagunzan, ipako sa krus ng patiwarik. Sabi ni DJ Richard Martinez, hudas ka, De Limao. Oh, Apple Mera. Hi, Mamoka. How about for OFW? How can we help? We're willing to support. Ma'am Apple, ito. Pag nakuha na po natin yung final announcement sa press con ni Soljen Kalida sa Monday, sasabihin ko po sa inyo, siguro ang gagawin po natin, magpapa-hashtag trending tayo sa internet. Ano kaya? Anti-Filipino De Lima? O kaya Jail De Lima? Kulong De Lima? Tapos po, magbi-vigil tayo. Kahit po dyan lang kayo sa ano, sa inyong mga bahay-bahayan, kung saan man kayo naroong sa sulok ng mundo, kahit magtayo kayo siguro ng kandila dyan, maliit lang, vigil, tapos magpipicture kayo, ipapakita nyo na nakikiisa po kayo sa panawagan na pabilisin na ang kaso laban kay Anti-Filipino De Lima. Sabi ni Liho Matthew Black, nasa Novotel ko ba siya? Opo, andito po ako sa napaka-opulent na hotel, Novotel. Kasi po, ang Mocha Girls, may show po kami dito. Ay, grabe. O, galit na galit si Venice Saludes Chopet. Pwede pakibala na sa kanyo ng babaeng yan. Nakakabwisit na talaga. Venice, ha, yung ating kabwisitan, eh, talagang ihayag natin yan sa December 20. Sa vigil sa harap ng DOJ. At magbi-vigil din tayo sabay-sabay sa Facebook. Oh, nagpa-hashtag na itong si Loy Sikihano, ha. Hashtag Bitay De Lima. Hashtag naman tayo. Ano bang maganda ipatrend? December 20. Hashtag. O, kaya ano po? Hashtag Anti-Filipino De Lima. Yun. Kasi yun po yung ginagawa niya, eh. Sinisiraan niya ang ating lahi. Sinisiraan niya yung ating pagka-Pilipino. Sinisiraan niya yung pangulo na iniluklok ng sambayan ng Pilipino. Sinisiraan niya ang Pilipinas. Masyado na yun. Alika rito, De Lima. Dito ka magpuputak, dito ka magingay sa ating sariling bansa. Pero yung pupunta ka dyan sa ibang bansa, magsasalita ka ng mga kasinungalingan dyan. Dahil walang kaalam-alamang international media kung ano talaga nangyayari sa bansa natin, masyado na pong ano, mali po yun, ma. Anti-Filipino De Lima. Hashtag po natin yan, Anti-Filipino De Lima. Oh, sabi ni Darrell Eslana, buwisit yang si De Lima, oy. Kaya ayoko nang manood ng balita, eh. Puro mukha lang yan nasa TV. Feeling api. But anyways, ganda niyo po, Miss Mocha. Bet ko po damit niyo. Ay, thank you po. Ayan. Salamat po. Ito po ay opulent na blouse. Ayan. Sabi ni F. Joy Toledo, bakit po hinayaan ng DOJ na makalabas yan? Asawa ni Samson. Yun din yung aking pinagtatataka po, ano. Parang mas nababrasuhan pa ni De Lima ang DOJ. Parang baliktad. Ann Villanueva. Ayan po. Hashtag Anti-Filipino De Lima. Sabi nga ni Emily, hashtag Anti-Filipino De Lima. Ayun, pa-hashtag po ngayon, no. Hashtag Anti-Filipino De Lima. Tapos, babatingin ko na rin kayo. Yan. Basta ilagay niyo yung hashtag Anti-Filipino De Lima. Para isa lang po yung ating direksyon. Sabi ni Teen Libets, yung hinashtag din niya. Sabi ni Simon Fortuno, hashtag RIP De Lima. Doon po muna tayo sa ano, hashtag Anti-Filipino De Lima. Stolen my life heart. Salamat po.
Yun. Jonas Marian T. Logares. Yan. Mga kadidesa, ang ilagay nyo, hashtag anti-Filipino dilema. Ayun, hinashtag na rin ni Ellen Beltran Yamaguchi, Mockingjay Godelosao, Yuri C. Ko, MCL Alarcon, Cruz Labrador, James Paul Morales, hashtag anti-Filipino dilema. Eric Advincula, hinashtag na rin po niya, anti-Filipino dilema. Savers Sale Shop. Oy, oy, baka naman pwede kayo magpadala ng mga ano, ha? Opulent na mga damit. Savers Sale Shop. Nares Carlo. Alexander Gamboa. Olegna Ay Dagal. Sabi ni Rowen Besana Serrato, nakalabas si dilema, ibig sabihin wala pa rin pagbabago sa ating batas, pera-pera pa din sa kabilang matapang na ang awa ng bansa. Rowen Besana Serrado, yan din po ang nararamdaman natin. Kaya po, gagawa na po tayo ng paraan, a-action na tayo. Sabi ni Rolly Loneza, palitan na lang si Secretary Aguirre kasi parang walang tapang makipagbraso kay dilema, oh. Marife Cabaneros, hashtag anti-Filipino dilema. Jorex Pinuela, anti-Filipino dilema. God is not blind to all our sufferings. Totoo po yan. Prado Rewin, Danny Ortiz, Reina Palencia Barodi, Marte Bacalia, Ryan Liad Pelito, Michael Angelo Cruz. Ay, Kuya Nato, pa-hashtag naman dyan. Anti-Filipino dilema. Roseline de la Cruz. Ba, ang dami na ka-online ngayon. Lagay niyo na rin po kung taga-saan kayo. Kunyari, hashtag anti-Filipino dilema. Tapos lagay niyo kung nasaan kayo. Hello kay Fritzy Teleronfon. Olga Tikbain. Diyos me, walang kasing kapal talaga si dilema. Matindi paawa epek ang mother of all drug lords. So sa mga kaka-tune in lang po ha mga DDS, sa Monday, December 19, meron pong rescon si Soljen Kalida. At abangan po natin kung ano yung mga mangyayari dahil ipinaabot ko po sa kanya yung katanungan nyo na kailan ba makukulong si dilema at kung bakit napakabagal ng pag-usad ng kaso laban kay dilema patungkol sa illegal na droga. Sasagutin po yan sa Monday, December 19, ni Soljen Kalida at aabangan natin kung ano yung mga hakbang na gagawin natin para bulabugin ng DOJ. Olga, hello ulit. Yuri Siko, thanks for shoutout Miss Mova, keep it up and God bless. On strings, anti-Filipino dilema. Baka konkalayar evil ka. Pony G. Padilla, anti-Filipino dilema. Yan, sa mga kababayan natin ha, na nasa ibang bansa, hashtag anti-Filipino dilema, ilagay nyo na rin kung nasaan kayo para alam namin kung nasaan kayo at magkaisa po tayo. Hi Gigi Nable Gionzon Tevens, Uno Lee, Connie G. Padilla, nabati ko na pala yun, Dred Villanueva Guillermo, Tylo Kail Anderson, Yosh, paano makikiisa ang mga Muslim sa suporta sa anti-Filipino dilema? Di naman kami nagvi-vigil. Ngayon po yun, kapatid na Yosh. Kahit po sa internet lang po, sa Facebook nyo, sa vigil po ng December 20, mag-hashtag lang po tayo sabay-sabay. On the day itself, on the night itself, December 20. Basta tutok lang po dito sa vlog natin. At sabay-sabay po natin ipahayag yung ating pagkadismaya sa DOJ sa mabagal na pag-usad ng kaso laban kay dilema. So, abangan nyo lang po yan na Yosh, i-announce ko po dito. Lihong Matthew Black, I hope we can make a difference by doing this. I guess we need more support from the people to eliminate unjust leaders like the dilema. Totoo po. Kasi ano eh,
kita niyo naman yung mga dilaw, di ba? Patuloy ang rally nila ngayon. In fact, ngayon ata may rally sila eh, no? Ngayon ba o bukas? Parang may rally uli sila ngayon. So, dapat tayong mga supporters ng pagbabago, simulan na rin natin ang pagpapakita ng suporta. Simulan na rin natin ang pagpapakita ng galit kay De Lima. Na mali na yung ginagawa mo, ma'am. Princess Balondo, hashtag anti-Filipino De Lima. Sana makulong na siya ang tagal na paghihintay. Sa sobrang kapal ng mukha, mas makapal pa sa aspalto. Ay, naka, totoo po yan. Enrique Jane, anti-Filipino De Lima. Hashtag anti-Filipino ombudsman. Totoo. Arnel Glenn Agura o Darbe. My loves, Tabukal, anti-Filipino De Lima. Sana makulong na yan. Yun din pong Christmas wish po natin eh. Hindi na nga pinapatulan ng ating Pangulo, pero grabe oh. Grabe kong manira. Hindi na po si Pangulong Duterte ang sinisiraan niya eh. Ang buong Pilipinas na po eh. Tayong lahat ng mga Pilipino, ang ginagawa niya, she is trying to represent all the Filipinos. Parang nire-representa ni De Lima ang bawat Pilipino. Papayag po kayo nun? May award pa? Mercedita Bernas Adubo. Nakakangit-ngit talaga. Bakit pinayagang lumabas ng bansa si anti-Filipino De Lima? Patong-patong na ang kaso at alam naman nilang magaling manira at sobrang sinungaling yung halimaw na yan. Pinigyan nila ng pagkakataon na sirain ang dangal ng Pangulo. Tama po kayo dyan, Ma'am Mercedita Bernas Abugo. Sabi ni John Abadier, ako na mismo magpapatumba kay De Lima para matapos na ang issue. Wahahaha. Ay, hindi mo kaya. Mabigat siya. Hindi mo siya kayang itulak. Ralio Smith, hello. Ay. Jennifer Logatok, anti-Filipino De Lima. Hashtag po natin yan, ha. Alexander Gamboa. Natatakot yata si DOJ Secretary kay De Lima. Sabi ni Anawaine Nevaled, makatakas man siya sa lupa, sa langit hindi. Hashtag anti-Filipino De Lima. Daisy Flower, hashtag anti-Filipino De Lima. From UK. Ay, wow. Hello po sa mga kababayan natin dyan sa UK. Thank you, Daisy Flower. Maisel Unido, anti-Filipino from... Hashtag anti-Filipino Dilemma from Japan ko. Hi kay Gigi Nable Gionzon Teves. Hello po sa inyo. From Aloha State of Hawaii. Diba? Mahalo. Annalyn Demesa. Ayan, nagigilagayil siya. Sabi niya, hayop. Gold Print X. Hashtag anti-Filipino Dilemma from Kuwait. Ito si Rodel Lauzon, hashtag anti-Filipino De Lima from Cyrus Europe. Ayan, yung ginagawa na paninira ni De Lima, hindi lang sa Pangulo, o hindi sa buong Pilipinas. And De Lima is trying to represent each one of us. Spokesperson na siya ng bawat Pilipino, yun ang nangyayari eh. Papayag ba tayo nun, mga ka-DDS, na siya ang nagre-representa sa ating mga Pilipino dahil siya yung laging nasa labas, tumatanggap ng award at sinasabing I fear for my life going against Duterte. Tapos sabi pa niya yung award na natanggap niya ay award for standing up against Duterte. Wow. Eh kailangan ano, we need to stand up against De Lima. Vigil po, December 20. Marijoy Ramos, hashtag anti-Filipino De Lima, Quezon City, Cubao. KDDS Aaron Paradigm,
hashtag anti-Filipino de Lima Jeddah KSA. Hi to Roda Lauzon from Cyprus. April Jen from Malaysia. Aloha Manuel from Japan. Si Ray Abukao, taga-Japan din. Maki Palad from Italy. Hello kay Edgar Molina from KSA. Alwin Winston Estremo Solano, anti-Filipino de Lima. Yun, hashtag po natin yan ha. From Shizuoka, Japan. Stolen My Life Heart, hello po ulit. From Riyadh naman siya. Mga ka-DDS ha, hashtag anti-Filipino de Lima. Kailangang ipakita rin po natin sa buong mundo na that we will stand up against de Lima. Dahil si de Lima nakakuha ng award for standing up against the president. Tayo, December 20, magbivigil tayo sa harap ng DOJ, hashtag anti-Filipino de Lima, para ipakita sa buong mundo na we stand up against de Lima. That we are standing up against de Lima. Hi kay Jacqueline Bacarisas. Hashtag anti-Filipino de Lima. Watching from Israel, de Lima is a serial liar. Totoo yun. Delphine Impong. Hashtag anti-Filipino de Lima. Taguig City. Rolly Loneza. Hashtag anti-Filipino de Lima. From Doha, Qatar. Layden Mayra Tinapay. Watching from Liloan, Cebu. Hashtag anti-Filipino de Lima. Huwag po tayong papayag na si de Lima ang nagre-representa sa ating mga Pilipino. She does not represent the Filipinos. Please lang. Grabe talaga. Ito na po yung pagkakataon, mga ka-DDS, na ilabas yung panggigigil ninyo. Yung panggigigil natin sa mga pinagagagawa ni de Lima na paninira, hindi lang sa ating Pangulo, kundi pati sa ating mga Pilipino. At grabe ano, sabay-sabay na naglabasan sa international media yung sinasabing EJK, yung sinasabing mga patayan sa ating bayan, hindi na nila tinantanan ang ating Pangulo. Ibalik po natin yung focus, yung korupsyon sa gobyerno nung nakaraang administrasyon. Ginagawa kasi nila ano eh, inililihis nila yung usapan eh. Kaya nga natin binoto si Pangulong Duterte, di ba? Dahil una, gusto nating mawala ang droga. Pangalawa, mawala ang kriminalidad. Pangatlo, mawala ang korupsyon sa ating gobyerno. At yun ang ginawa ni Pangulong Duterte from day one na siya, nung siya ay nakaupo ng presidente. Day one pa lang ginawa niya na yan. At dahil marami nang tinatamaan, pilit nilang inililihis yung issue na sinasabing may mga nangyayaring EJK dito sa bansa, at lahat ng patayan ibinibintang sa ating Pangulo. Na hindi nila inisip, hello, yung mga mismong mga sindikato, mga drug lords, nagpapatayan sa isa't isa. O ngayon, mas maingay si de Lima, mas maingay na killer daw si Pangulo, natabunan na yung issue ng corruption, di ba? Yung Napoles case, yung mga DAP, o ano pa ba? Yung mga nangyari sa 44 natin, yung Yolanda, nawala na yung focus doon. Ibalik natin yung focus doon, yung managot, ang mga dapat managot noong nakaraang mga administrasyon pagdating sa corruption at sa pagpapalagarat ng illegal drug trade sa ating bansa. Mga ka-DDS, ito na po yung pagkakataon. Kasi habang binabasa ko ang inyong mga comments, gigil na po talaga tayo.
Ito na po yun, pagkakataon na ipahayag natin ng ating gigil, ang ating pagkadismaya, ang ating galit kay Delima, na isang anti-Filipino na sinisiraan tayo sa ibang bansa. December 20, may vigil po sa harap ng DOJ para kalampagin ang DOJ na bilisan na ang pag-usad ng kaso laban kay Delima patungkol sa illegal na droga. Irma Agudo Napagaw, go, go, Mocha, we're here for you and our president, hashtag anti-Filipino Delima Singapore. Hi, Ma'am Irma, andyan si Pangulong Duterte ngayon sa Singapore. Hi kay Hide Okada from Tokyo. Edlabe Ortsa, years na. Fritz De La Torre. Tylo Khalil Anderson. Ay, nako, nakalimutan ko na inumin yung aking opulent na watermelon shake, mga ka-DDS. Dito po ako ngayon sa opulent na Novo Hotel. Dahil po dito yung aming show ng Mocha Girls. Nicasio F. Aduca, hashtag anti-Filipino dilemma from Italia. Hello. Halimbay, where are you from? We are all supporters of our President Duterte. And we are standing against Delima. Delima is facing criminal charges here in our country. And yet she is out there, abroad, receiving awards from international bodies. She's facing a lot of charges here, and so when she comes back, she's going to face the charges. Ngayon mga ka-DDS, paalam na po at malapit na mag-start ang show namin dito. Last na po ha, batiin ko lang. Abigail Torzar, sana pagtapos ng Pasko or New Year, tanggalin na ng hasang yang bitayin na at gawing bopis. Ipakain sa mga kala. Ay! Uy! Saan kayo? Good to see you. May you have a show? Yeah! Oh, I just had the meeting here. Hello this po! This is George. George. Hi po! Merry Christmas! Merry Christmas! Great popular. Hindi naman live. To meet you. Ay, yes po. How are you po? Saan ka? May party kayo? No, just a gift for... Ay, yeah. Nice. Both bag. Okay. Sila, ano, friends nandiyan? Ah, mamaya pa, 7 p.m. pa. You have a show later? Yes, oo. Dun sa may pool area. Okay. Okay. Good to see you. Oh, okay. Hi. How are you? George. Byron. See you later. Forever, sige. Yeah. Sige. Hello po. Roger Aungon, sabi niya mahina at mabagal ang DOJ. Dapat din nakalipad yan tulad ng ginawa niya kay ex-President Gloria kahit may sakit pa. Joey Cortez Buendicho from Canada. Hello po. Yan. Thank you mga ka-DDS ha. Update lang. December 19, rescon ni Soljan Kalida. Ano pong gagawin natin para mapabilis na ang kaso laban kay Delima patungkol sa illegal na droga? At December 20, meron po tayong vigil sa harap ng DOJ. Yan, salamat po. Tutok lang po. Love you po.